sa mga nagagawin sa inyong Waludi, mga ma'am, sir, for this video na naman, magpapalit tayo ng speedometer cable ng Honda Beat natin. Yung nakapit natin ito, makuto. Replacement lang siya. So, hindi lang gumagana yung speedometer ko. Kaya, papalitan natin. At saka, baka may tendency na naputol ko, kaya hindi na siya gumagana. Yung speedometer natin, mga Ludi, dito po siya naka-connect. Dito sa baba nito. Kaya kailangan lang natin tanggalin to. Tapos, itong front cowling natin, tanggalin din natin. Para mas makabit siya natin na maayos dito. Tsaka yung speedometer cable pala natin, mga Ludi, dito po siya naka-connect. Dito sa baba. Ngayon, subukan natin tanggalin ito siya. Baka possible na naputol ito siya. Madali naman ito tanggalin, mga Ludi. Gamitan nyo lang ng flat screw. Tapos yung lock dito, tutusukan nyo lang para matanggal na ito. Okay, itong gagawin natin. Ito na, mga Ludi, natanggalan natin. Tingnan natin kung bakit siya kumagana. So ito na pala putol, kaya kailangan lang natin siyang palitan. Huwag na natin siya ikabit dito ulit. Magawin natin, tatanggalin na lang natin ito, yung mga front cowling natin at saka yung dito sa taas, para makita natin kung saan dadaan yung speedometer cable natin. Kasi hindi natin ito siya makakabit pagka mayroon nakatakip na hugot dito. So tatanggalin ko muna yung mga free rings, tapos saka natin pangita sa inyo kung paano natin ikabit ito dito sa loob ng motor natin. Tanggal na natin yung cover ng motor natin. Makikita na natin yung loob. Tapos kung saan nakadaan yung speedometer cable natin. Yung speedometer cable natin, ito siya. Ito. Nakadikit siya dito, tapos may thread siya dito, nakakabit dito sa speedometer gauge. Pababa dito. Pababa yun siya. Tapos natago siya dito sa gilid natin. Ito yan. So tatanggalin natin to, tapos tandaan nyo lang kung saan dumaan yung speedometer cable natin na tinanggal ninyo, tapos doon nyo rin siya ipabalik. Tapos meron siyang luluwagan dito para ikakapit natin dito yung bago natin. Tatanggalin na natin to siya, gamitan na natin ng tire. Kasi matigas, kung matigas to tanggalin, gamitan nyo lang ng flyer para mas mabilis siya. Okay, nito. Hindi naman siya ganun patigas. Tapos pag maluwag na siya, matatanggal na siya dito. Ito yung dulo niya. Ayan. Tapos tanggalin natin ito, saka naman natin ipapalit yung bago natin. Ito yung bago natin na ipapalit. Tsaka yung nabili natin, ito talaga nakasulat. Balik na tara.
Kasi camera ko, gamit ko yung sa harap ng kaya ko. Pagdating dito, nakabaliktad siya. Pero nakalogay naman on the bit. Dito na siya. So, kati na natin siya kung papariyo siya dito sa stack natin. So kasi sukat lang, ikapit lang natin mga ludi. Atake na natin to, tapos saka i-twist natin yung bago natin. Same process pa rin itong mga ludi nung tinanggal niya yung luma. Ito yung bread niya. I-click lang natin siya dito ulit. Tapos isalpak niyo lang ito yung nakakunik dito sa gauge. Tapos sa kanya nagigpitan ulit. Wala mo tayo ng basahan. Gamitan natin ganitong flyer para masigurado tayo na magigpit siya. Sigurado nyo na naman yung pito dito malo din sa taas. Dito naman tayo sa baba. Yung sa may tinanggal tayo kanina, yung nakita natin na putol. Process lang itong mga lodge kung paano natin tinanggal kanina yung isa. Ganyan na natin ito siya ikakabit. Ito yun. Ito yung dulo nito. Tapos yung dito, sa butas niya, mas maigi yung lagyan natin siya ng grasa. Kasi hindi natin maiwasan na nababasa ito siya eh. Kaya ito, kinakalawang nito. Kaya lagyan muna natin ito siya ng grasa bago natin ito ikabit. Maganda kung yung grasa mapapasok mo talaga doon sa dulo. Kasi
kasi pagka naglagay dito ng grasa, tapos itutulak mo naman ito, yung grasa naman dito na nasa labas na nilagay mo, tutulak niya dun sa loob. Tapos ito ang ilagay lang natin sa ulit. Ito yung lock niya sa gilid. Para yun dito. Sa butas sa gilid. So yun ang mga lodi. Nakapit na natin siya. Para makasigurado kayo kung gumagana na yung speedometer ninyo o nakasinterestando yung motor ninyo, iangat nyo lang siya. Tapos itong gulong, ikutin mo lang siya. Paganyan mo. Tapos patingnan mo lang doon sa taas. Pag umiikot yung gulong dito sa baba, pakiramdaman nyo dito na umiikot ito yung gauge natin. Kaso wala akong kasama, kaya hindi ko siya mapakita na umiikot to siya. Pero malalaman nyo naman yung pagkumagana, kasi pag pinatakbo nyo na yung motor nyo, kita nyo naman doon na yung speedometer nyo sa taas is kumagana din siya. So, hanggang dito na lang yung video natin mga lods. Gagawin ko na lang, ikapit ko na lang ito na maayos yung mga bearings ko. Kung hindi ko na ipakita sa video, tapos open na ulit yung tutorial natin. Kaya kung bago ka pa sa channel ko, please subscribe. Tapos click nyo na rin yung notification bell para updated pa kayo sa mga iba pang mga video natin.